Magandang gabi po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung setup po para sa motor. Isa-isa cell para sa kaibigan nating taga Pampanga, si Bro Archie. Ito po yung production ng 3 amperes natin. Yung PWM natin, ang bawat tweet po niya ay 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ito yung back converter natin. Pagka gusto nating patasan yung ampere niya, ipipit lang natin to, totono lang natin to, ganon. Ayan, babagal lang, sumbaba yung ampere niya. So ito naman po yung papabagal niya. So pwede nating pataasan, pababaan, pabilisan yung pulse niya. So Archie, hanapin mo lang yung tamang frequency niya na maganda yung pitik niya, tsaka tumatama dun sa gusto mong ampirahe. So check mo na lang yung knob na nandito. Pagka magpihit ka pa, pagka pa pataas yung ito, ito pababa naman. So hanapin mo lang kung saan yung maganda ang pitik niya na hindi ka lumalagpas sa 3 amperes sa motor mo. So ito po yung cell natin. Yung back converter na to, binigay sa atin ng circuit ng ating kaibigan si Iron Max. Thanks Iron Max. And here we're using this for motorbikes. Kasi po yung nagpapals po na ganyan, nakakapahinga po yung ano, yung battery at saka yung alternator para magkarga. Hindi yung katulad nung diretso na PWM na diretso lang yung pagkonsumo niya. Experience ko sa motor ko masyadong mabigat para sa baterya at saka sa alternator na dire-drain agad. Pero pagka yung pumipitik na ganito, malakas yung bigay niya, tapos hindi pa basta-basta na dire-drain. Basta sa motor, kailangan nasa 3 amps lang tayo yung mga maliliit na motor, kasi mababa lang po yung ampere ng charging system niya. Kung kailangan pong gumamit ng capacitor, mas malaking battery, mas okay po yun. Pero kailangan pong i-explore pa ng konti yung experiment natin sa motor kasi masyado mababa yung amperahe. Kailangan nang paipataas. So sama-sama tayong pag-aralan po kung paano natin gawin yan. Sige po, si Box po, magandang gabi ulit at God bless.